Ito na naman po yung ating gagawin, Arabic watch na naman. Parehas na naman siya sa mga ginagawa natin. Ito ay wala din power. So ayan, pag sinasaksak natin siya, wala siyang power. Parehas lang magisira nito nga po. Ayan o. So dito pa lang sa power supply niya, wala yung indicator power niya. So babaklasin na natin, hindi natin patatagal. Hindi ko na muna babaklasin to kasi power supply pa lang error na, makikita na dito. So mamaya natin baklasin na din bago hindi gumana yun dito sa may ano niya, ilaw niya. Paganayin muna natin yung power supply. So ayan, hangko muna kayo. So babaklasin ko muna to. So ito na yung ating ginagawa. Ayan na, nalabas ko na siya. Ito na yung ating ginagawa ay check natin ang multimeter. Maraming wire pala to, hindi lang isang wire nya. Marami. So, limang wire oh. Ito, check muna natin yung fuse nya, baka fuse lang pakita ko sa inyo. So ayan, kung maingay, saglit lang po, antayin ko lang matapos yung tumatawag, maingay kasi. So ito na po siya, continuous na natin kasi medyo tahimik na. O papakita ko ulit yung sabi ko, ito nga yung ano natin, power supply na ginagawa. Tinanggal ko yung ano niya, sakit ng wire niya. Oh, ito. Ito yung easy line 192 niya. Yan nakasulat, cone 1 o line 192. Tapos dumaan siya sa ito. Usable resistor siya. Ayan oh. Kaya FR ang nakasulat. Ito. FR usable resistor. So ito siya. Kung ito yung line 1 at saka line 2, ito yung usable resistor papunta dito sa bridge type diode. So ayan o, ito yung easy input ng bridge type diode. Tapos ito yung out niya ng positive negative na papuntang capacitor. So ayan, tinester ko na siya, confirm na open na yung ating usable resistor. So ayan, open yung ating usable resistor. Kahit tinetester ko siya, hindi magpalo yung ating multimeter. So, ayan. Tatanggalin ko muna ito. So, papakita ko kung anong value niya. Tanggalin ko na siya. Medyo maganda yung ating pagkakagawa ng improvise na pangipit. Kasama na yung magnifying glass. Kaya niyang i-zoom. Tanggalin ito ah. Double sided na naman tong ano niya, board niya. So, yan. Yan, hindi ko na binakyo. So ito na ang ating usable resistor na nasira. So ang nakasulat ay ito, 10 ohms. So ayan, 10 ohms po siya. Nakasulat na number, 10 ohms. Hindi yata mabasa. So, hanap tayo ng 10 ohms. So, ito na. Ito yung sinasabi ko kaninang resistor na nasira. So, ang number niya ay 10 ohms. So, pag sinicheck ko ng multimeter, open na siya talaga. So, wala naman tayong 10 ohms. Mas malaki. O, tingin mo na ako, baka mayroon malaki. So, wala tayong makita. So, mayroon lang dito na nakita ko ay 12 ohms. So, ayan. 12 ohms po siya, pero mas malaki siya. Kasi itong isa, dati niya, kung makikita nyo, 1 watts lang to. So, 1 half pala, 1 half watt. Itong kakabit natin, 1 watts na. So, ayan. I-apply muna natin siya. Kakabit ko muna yung resistor. So, tanggalin muna natin yung nakabara, yung isa-pump natin para may lagay natin yung resistor.
linis na yung paglalagyan ng resistor. So ayan na. So ayan. Kita nyo ayan. Medyo inaat ko siya ng konti. Kasi umiinit to sigurado. Kasi nga dadaan siya sa AC eh. Akala ko fuse lang ito. Ginamitan ng fuse sa resistor na 10 ohms lang. So tapos maliit pa yung wattage na nilagay nila. So 100%. Mag-open yan. Sana kung tinasa na lang yung wattage nya. Yung laki ng pyesa. So yan. Okay na siya. Tester muna natin bago natin siya saksak. Pa-check muna natin yung sa capacitor nya. Kung short ba. Hindi. Baka naman shorted kaya siya nag-open. So yan, okay naman siya. Pero yung EC nya. Okay naman siguro to. Nag-open na siguro. So yan. Testing na natin. Bahala na to. Pumutok na kung pumutok. Ay, hindi naman. Kasi hindi naman shorted yung ating ano. Malalaman naman natin yung pag shorted yung diode. Dito pa lang sa AC nya. Matitest nyo na siyang short na. Short agad pa palo. Eh, so wala siyang palo. So okay naman. Tapos yung secondary nya. Positive, negative. Okay naman yung continuity ng multimeter natin. So positive na tayo na yun lang ang problema nito. Pero kung may fuse to, 100% fuse lang nasira. So ayan, babalik ko na siya. Apply ko na muna. Ayan. Sasaksak ko na. Napapansin ko lang, puro relo yung ating natatanggap ngayon. Bumibigay na yung mga relo nila. Ewan ko. So ayan, saksak na natin kung magkakaroon na ng indicator light. So ayan, nagkaroon na siya ng indicator. Oh. Umilaw na yung power indicator niya. So ayan. So pag umilaw na yung power indicator niyan, ibig sabihin, nagbiblink ka. Okay na yung relo. So ayan, okay na siya. Relo natin. Gumagana na siya. Ayan. So obserbahan ko muna kung biligay siya. Kasi iba yung nilagay natin na resistor. Tsaka diode. Pinalitan na natin ang diode. So patayin natin ulit. Saksak natin ulit. Oh, okay na siya. Hindi na siguro bibigay yan. So error lang ay resistor siguro ang error dito eh. Yan ang sira yung dais niya. So pagpalusang resistor na nagalay ko. Sayang. Masayang isang resistor. 10 real pa naman ang sinil ko sa isang resistor. So matok yan. And in your eyes you're I found a woman stronger than anyone.